Ayun, Kelly Matres. Ayan, thank you so much sa aking unan ngayon. Ang lambot-lambot. Hindi na ako mangangawit. Yes! So, sila rin pala yung nagbigay sa akin. So, yung Kelly Matres, sila yung nagbigay sa akin nung comforter ba yun? Na, matres pala. Na parang makapal na ano. Basta matres. Oo, yun yung pinapatong namin sa ano, sa... Tapos yung, phone. Ang ginawa niya, nag-payback siya sa'yo. Kasi parang, nung in-endorse mo siya, madami daw umorder sa kanya. Wow. Tawi-tawi. Tapos, nung malaman niya na may tumutulong sa'yo, hinanap niya daw talaga yung pretty income. Wow. Hinanap niya sadya. Para kung bagay pasasalamat niya, makarating sa'yo. Wow. Yun siya. Para makarating sa'yo. Kung bagay nagpagawa siya sa amin, That's her way of saying thank you. Thank you so much, Kelly Matres. Ayan, so ngayon ito na. Hinihigaan ko na pwede na ako matulog dito. Hala. So ngayon, ayan na naman tayo ang hinihintay niyong pa-road to Kinis. Ayan, kung napapansin, mayroon tayong mga onting alaga. Onti lang naman ito, hindi naman sobrang dami. Dito na naman ang Pretty and Tom. Yay! Ayan, so mamaya abangan nyo kung anong gagawin sa akin. Ang dami pa rin nagtatanong kasi talaga kung ano daw, kung ano yung ginagawa sa akin, yung mga process. Kahit pa ulit-ulit na sasabihin pa rin namin talaga. Ayan, so abangan nyo mamaya. Ayan, so pang 13th session na natin ng Gluta Drip. Yay! Ang favorite kong Gluta Drip ng Pretty and Calm. Kasi simula nung last year pa talaga, hindi pa ako nagkakasipon. Kahit sipon, wala pa. Kasi pampalakas ng immune system tong glutathione. Tsaka nagpapalighten din siya ng mga acne marks, acne marks nga. Ayan, so ito siya. Ayan, diba? Calm. Ayan. Pampalakas ng immune system natin lalo na ngayon, 'di ba? Meron na namang bagong sakit. Parang buwan-buwan natang may nadidiscovering sakit. Mas maganda ng magsigurado tayo, magvitamins, ayan, kumain ng tama, kumain ng gulay. Ganyan. Talaga pinaka-favorite ko. Kasi lalo na yung lalamunan. Alam niyo yan, yung mga nanonood sa akin, lalamunan ko talaga problema ko. Talaga? Simula nung nag-gluta drip ako, parang nagagamot niya. Bakit ano yan sa lalamunan? Sobrang sensitive po talaga, ma'am din niya. Kumain lang ako ng ice cream or ice candy. Kinabukasan, magkakasipon na ako. Kasi parang naaano niya yung lalamunan ko. Eh ngayon, kahit tatlong ice candy na yung kinain ko, wala pa. Yan po yung laser, Sir Abel. Ito yung flexet. Ayo. Ito yung pang facial machine. Iba na. Facial ka lang muna. Ay, iba na po ba? Or ngayon ko lang nakita. Oo pala, kasi ang tagal ko nang hindi nakaka-facial. Saan yung laser na? Facial steamer. Okay, sa mga magtatanong dyan, kung masakit nga ba magpa-gluta drip, kung napansin nyo, para lang siyang dextrose, di ba? So, kung nasubukan nyo na magpa-dextrose, ganun ang pakiramdam. Pero, sanay naman na ako, kaya hindi naman na ako ganun sasaktan. Tsa, manhid ka, girl. Kung nga napansin ko din, parang hindi na ako nagiging oily. Simula nung na-pico laser ako. Yun pa naman yung problema, kaya nagkakaroon ng acne. Kasi... pag masyado kang oily, susceptible ka sa acne. Parang ang naging dry skin na ako ngayon, hindi na oily skin. Dati ba oily skin? Sobra. Lalo na iba-iba yung ginagamit ko. Parang nagagasgas yung pores ko, hindi niya alam kung ano yung ano. At least ngayon, nananatawin. Actually, iba nga tayo nasa kalahati. Umpisa pa lang. Nagsisimula pa lang tayo. Wow. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo sa kalahati.
Honestly, pwede naman natin yan, ano eh, yung mga, ano tawag nito, yung mga viewers mo ni naiinit. Pwede naman wag natin siyang i-vlog eh. Bulatin na lang natin siya na compilation ng session. Kaya lang, hindi nila makikita yung process so, ng ano, ng per session. Mm-hmm. Yung para may katibayan na ano. Yes po. Komportable na. Yay! Nagagaya ko na rin itong pagmamasahin niyo, Ma'am Nini. Nagagawa ko na rin. Ano yung mga niyo? Pressure points ba? Tawag dito. Acupressure. Ah. Kasi ang cause ng acne, stress eh. Mm-mm, talaga? Tsaka, ano, importante talaga yung ano mental health mo mental sa mga health. Ganito? Mm-hmm. Lalo ka nag-worry, lalo dumadami yan. Mm-hmm. Kasi nasabi ko sa kanila, relax lang kayo. Ngayon nyo lang yan nakikita, mamaya wala na yan. Kaya nga eh. Mm-hmm. Sa mga naiinip dyan at mga nagsasabi na, ganun daw mukha ako, ganun talaga mukha ako. Hindi pa naman ako nagpaparitoke, ha? Pag ako nagparitoke talaga, inaano niyo ako. Saan gusto ba nila? Ewan ko, Ma'am Ninya. Sabi nila, pugutin ko na lang daw ulo ko. Palit ko na lang daw ng ibang ulo. Grabe talaga sila. Kasi daw, ano daw, parang wala naman daw nangyayari. Grabe talaga yung mga yun, parang walang mata. Bigyan ko nga ng ano, contact lens. Ayan, pamigay ng contact lens. Naku, so, babait na sila. Ipagpasalamat na lang natin na nandyan sila nanonood. Oo nga eh. Kasi, ibig sabihin, concerned sila sa'yo. Concerned sila sa'yo. Mm-hmm. Nagsisave sila ng energy para sa'yo, diba? Mm-hmm. Tara, special ka. Thank you nga pala sa mga sumusuport sa Pretty and Cal. Yay! Kung nang babash, okay lang yan. Salamat po. Salamat pa din. Salamat sa lahat. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Dapat positive lang lahat. Mm-hmm. Meron yung mga ganun na sa umpisa parang ayaw ka niya. Mm-hmm. Tapos siguro kapag nagustuhan niya na rin yung ugali mo, tapos parang, ewan ko lang yung iba kasi parang social, ganun, kaya parang ayaw nila. Pero pag may nakitang relatable, parang ganun, gusto na rin. Parang ganun ang experience ko. Actually, baka hindi ka lang aware, ang mga follower mo mayayaman. Hala? Honestly, yung mga pumupunta doon, kala mo spaceship yung sasakyan. Hala? Mm-hmm. Hindi ka lang aware, marami kang followers na doktor. Hala? Pumupunta ng Pretty and Calm. Marami kang followers na lawyers. Hala? Pumupunta ng Pretty and Calm. Shout out kay Attorney Hazel. Wow, Attorney Hazel. Bibat and Attorney Jess. Yan, ako, wow. mga lawyers yan. Ang followers mo, 10 years. How do you see yourself 10 years from now? Ang gusto ko lang naman, Ma'am Ninya, yung ano, yung mabigay ko yung pangangailangan ng magulang ko, yung maging masaya sila. Sa sarili ko, parang okay na ako na ano eh, na yung katuwaan nila, yung kasayahan nila. Mm-hmm. Yun lang naman, kaya tuloy-tuloy ako sa pagbablog para sa ano, kung may gustong bilhin yung kapatid ko, mabibili ko. Mm-hmm. Ganun. Kumbaga kasi, meron kang purpose. Mm-hmm. Meron ka pinaglalaanan. Mm-hmm. Ganun kasi, yung pag wala kasi yung pinaglalaanan sila. Oo, gastos lang ng gastos, hindi iniisip kung ano. Yun yung sinasabi nila. Kaya mo naman to na magbayad ng mamahaling... Opo, ano sinasabi nila? Kaya mo naman daw magbayad ng mamahalin. Ano nga ba ang dahilan mo doon? Mamahalin na? Na mga, kung ano-ano, like sapatos, damit, o clinic, o yun, ganun. Ako kasi, hindi talaga ako tumitingin sa brand, sa ano, mga ganyan-ganyan. Basta kung saan ako, hiyang, ganyan. Ako kasi simple girl lang naman ako. Ayoko nang, sa totoo lang, ayoko nag-flex ako ng mga ano ko eh. Ng mga
Yung mga mamahalin, ganun. Ayun. Ewan ko, bakit yung mama ko hindi? Kabaliktaran ko talaga, i-flex niya yung mga yan. Ako hindi. Parang nahihiya ako. Parang hindi ako si Leticia pag ganun. Pero yun nga yung sinasabi nila na nababasa ko na kaya mo naman, example, sa clinic, kaya mo naman yung mga tipong 100, kasi magpa-derma ngayon. Honestly, ah, nagastos ka talaga ng 100,000 sa iba. Hala! Oo, kaya mo naman yun, but di ka nag-choose ng ganon. Kasi nga? Para sa akin siguro, ano, syempre, sa pretty and calm, dun naman talaga nawala yung tigyawat ko. Tsaka, iba kasi yung effort nila talaga. Tsaka yung pagmamahal nila sa trabaho. Mm-hmm. Yun na lang yan. Kasi, madami ka naman pero kaya mag-afford mo naman na sa mga high-end na mga... Unang-una, kuripot po ako. Kuripot ako, promise. Hindi ako agad gumagastos pag ano, parang hindi masyadong kailangan. Ganon ako. Yun yung... Pag kailangan lang, halimbawa, mama ko may gustong bilhin, ganon. Sige na nga. Ganon. Parang ang dami naman daw mamahaling clinic, but daw pretty and calm, yun yung lagi kong... Sila kasi yung unang tumulong talaga sa akin. Sila yung unang, ano, nag-approach sa akin, natulungan nila ako sa skin condition ko.